nagbigay sa mga pangang ating bansa, kundi pagdating sa panggobyerno, pagdating sa pag-unlad, nandiyan tayo sa mapa ng puso. Yun po ang gusto ko marating. Alam niyo, mindset ko, ang mindset ko, gusto ko sa kakaibang bansa, mangarap naman sila na pumunta dito sa atin para magtrabaho. Hindi yun tayo ang mangarap na ang Singapore at saka ang Pilipinas, sinang mas mayaman? Mayaman ang Pilipinas kasi sa Singapore, wala silang nag-success. Wala sila pala. Pero bakit ang unang din ang dami nag-invest? Bakit? Kasi walang kurap. Nakalis! Nakulong Pilipinas yung kurap doon. Kaya walang kurap. Kaya nagagawa nila ang gusto nilang gawin. Kaya maunlad na maunlad. Tayo mga Pilipino, nangangarap tayo doon magtrabaho sa Singapore. Yes! Ibahin naman natin kasi mayaman ang bansa natin eh. Mayaman ang bansa natin. Gusto natin umunad ang bansa natin para sila naman ang mangarap na pumunta rito magtrabaho. Yan po ang direksyon natin na pagdating ng panahon, may pagmamalaki niya naman ang Manny Pacquiao na nagkaroon kayo ng isang leader na hindi magnanakaw at tumutulong at tunay na nagmamahal at namalasakit sa mga mahihirap na tao. Tama! Kaya nga po ito ha, sasabihin ko sa inyo, naka-record man talaga yan. Hindi po ako, tingnan nyo ha, hindi po ako masyadong nakikiusap doon sa mga incumbent na mga nakaupo. Ako nakikiusap ako sa mga mahihirap na tao. Bakit? Bakit ganun ang style ko? Doon ako sa ground kasi yun ang gusto kong tulungan eh. Kasi pagdating ng panahon, ayaw ko kasi mag-compromise. Halimbawa, makiusap ako sa isang kandidato na incumbent. Tapos tinulungan niya ako. Sinag ko niya, tinulungan niya ako, nanalo ako. Tapos sabihin niya sa akin, maghihingi ka ng tulong sa akin. Tinulungan kita. Ako naman maghihingi ng tulong ngayon. Mag-compromise yung war ko against fraction. Gusto ko kasi, pag nandyan ako, nilagay ako ng minimum lahat dyan sa sarili. Lahat na may mga kawatan dyan. Mga kawatan dyan sa gobyerno. Gusto ko makita sila sa gobyerno. Palagi sa tinatawag nating GDP. Di ba GDP? Gross Domestic Product. So, yun po ang ekonomiya natin. Para sabihin ko lang sa inyo na hindi nyo masabi na wala. Okay, ang GDP kasi, pag sinabing GDP, may apat na elements ang GDP. Ang GDP, apat na elements. Unang-una ang elements, consumption. Pangalawa, yung investment. Pangatlo, yung government spending. Pang-apat, yung net export. Okay. Hindi pa lang yung background itong apat na elements para hindi niyo mas para maipagmalaki niyo doon sa mga tao na mag-insulto sa akin na walang alam yan. Para alam ba ng mga kabilang kandidato. So, yung unang element ng GDP ay yung sinasabi ng consumption. O, tayo ngayon. Pinapa tayo sa supply natin. Lahat consumption natin. Na-estimate ba natin yung ginagamit ng tasin, yung mga basic commodities. Kaya tayo import ng import. Wala tayong sarili nating hindi tayo makapayo sa sarili nating paa dahil walang magandang programa kung di pa programa. Kaya pagdating yan sa consumption, dapat ang ating gobyerno nakapokus doon sa PDC. Hindi po ito post-dated check ha. Ang PDC po, ito pa yung tinatawag na production, distribution, and consumption. Yan po, nasusukat natin. Pagdating production, nasusukat mo yung consumption yearly, annually.
ng mga basic commodities ng tao. Eh, yung distribution, kailangan mapabaka agad na distribute na maayos yung mga products mo sa ating bansa. Maganda yan. Yan yung sa first element. Sa second element, mahabang explanation yan. Pero binibigay ko lang kayo ng background para hindi nila masabi na si Manny Pacquiao walang alam. Yes. Hindi ako lalaban sa isang labanan kung wala akong alam. Hindi ako tanga para lumaban doon na hindi ko alam. Diba? Isa ako, boksingero, alam ko, matanalo ko, hindi. Diba? So, pangalawang elements ng GDP, yung investment. Investment, pag sinabing investment, yun yung mag-provide, makatulong sa ekonomiya natin, yun yung mag-provide ng job sa lahat ng mga Pilipino. Una-una, itong investment na ito, pwede tayo mag-invite. Madali lang mag-invite ng mga investor galing sa ibang bansa. Madali lang. Easy lang yan. Kami ko makakilala ng mga millionaryo eh. Committed na sila sa akin na mag-invite sila sa akin. Now, mag-invite tayo, makaprovide ng jobs. Pero ang unang mabigyan ng trabaho niyan, yung mga college graduates, may mga diploma. Pero sa bansa natin, ang daming mga walang diploma, mga undergrad, mga school graduate na kung hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. So paano sila mabigyan ng trabaho? Ang gagawin natin, palakasin natin yung micro, small, medium enterprises. Yes. Natin palakasin, kasi yan ang magbibigay ng trabaho sa medium mga Pilipino. Pag pinalakas mo yan, ang trabaho maghahanap ng tao, hindi ang tao maghahanap ng trabaho. Yeah. Actually, maraming ang mahaba pang explanation niyan. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Pangatlong element ng GDP, pangatlo ano ba yun? Government spending. Government spending. Yung gastusin natin taon-taon. Napakalaki ng gastusin natin. Tapos walang concrete na plano. Walang concrete na direksyon. Gastusin ang gastusin. 5.3 trillion ang in-approve natin ngayon. Ang income ng ating gobyerno nasa 2.7 trillion. Ang laki ng deficit natin, ang laki ng utangin natin, pero ang laki ng gagastusin natin, gastusin ang gastus yung mga walang kabuluhan ng mga proyekto, yung ginagawa ng mga nasa gobyerno, pagbingan nila party time para mag-proceed to sila. Tama! It's okay. Pero nare-reveal ko sa inyo yung nangyayari sa gobyerno. Yan yun. Ibig sabihin, kailangan maging maingat tayo magastos. Maging maingat tayo magastos na ang dapat nagastusan, yung makatulong sa taong bayan, doon talaga makita natin yung improvement and development. Doon po yun sa government spending. Kailangan maingat tayo, maingat. Kasi kung magkakasya, pamilya mo nga, maingat ka magastos. Kaya mag-budget. Mag-budget kayo. Kapag sa kanila, mag-budget ka sa pera mo. Dito sa bansa natin, hindi lang siya nag-print ka sa pera, kundi basis ang income natin. Ang income natin mas maliit kaysa ginagastos natin. At ang ibang nangyay yung tao na to, ang in-approve natin budget, 5.3 trillion. 5.3 trillion na ang gagastosin natin. Pero ang income ng ating gobyerno nasa 2.7 trillion lamang. Magkano yung utangin natin ngayon? Last year, ang inutang natin nasa 1.6 trillion. Kasi ang in-approve natin budget last year, nasa 4.5 trillion. Ang income ng ating gobyerno, 2.9 trillion, more or less. Ngayon taon na to, bumaba pa, lalo kasi marami nagsarado ng mga businesses. Bumaba yung income ng gobyerno, naging 2.7 trillion na lang. Pero ang gastos, from 4.5 trillion, tumaas hanggang 5.3 trillion. Nagtaka ko sa mga bakit ganun. Mali yata yung pagpamanis ng bahay. Yung pala, nalaman ko, election niya pala. Yung pang-apat, bingo na lang tayo sa pang-apat na elements ng GDP para malaman ninyo. Diba, ang ganda ng plano natin. Actually, mahaba yung preparation, mahabang explanation mo. Marami pang maplano sa pang-apat na elements. Itong pang-apat, ha, importante rin ito. Yung pag sinabi mong net export, kailangan mas marami ang ini-export natin kaysa ini-import natin. Yun, kumikita ang ating gobyerno. Ang problema sa atin, mas import tayo ng import, kundi na lang yung kapiranggol talaga yung ini-export natin. Tulog-lugi lahat, nag-iiyakan ang mga local growers natin, local farmers natin. Nag-iiyakan. Bakit? Kasi import tayo ng import kasi maliit lang ang export. Yun yung sinatayatabi ng net export na kailangan masagana ang ating bansa pagdating sa production. Kaya, therefore, tulungan natin lahat, magtutulungan tayo na kumunda ng ating bansa. Actually,
marami pa po akong dapat i-explain dyan about sa economic growth and development. Kasi nabuo po yun yung 2012 priority agenda, nabuo po yung health of the nation. Nabuo po yan para plano talaga sa bansa natin. Pag God willing, tayo manalo, mag-i-establish kagad ako ng long-term concrete plan ng ating bansa. Pag sinabing long-term concrete plan, hindi ako nagpa-plano sa 6 na taon kung sa servisyo, no? Ang plano ko, 30 to 50 years, para makita ng tao na, oh, after 10 years pala, ganito na pala sa Pilipinas, may mga bullet train na, may mga sound system na. Oh, after 20 years pala, ito na Pilipinas, ang dami na mga skyways na, everything, maundad na sila. Dapat may ganun kasi tayong tao, na-encourage tayo, di ba? Pag ganito pala ang direction, ang vision ng Pilipinas, wow, may encourage ka magtrabaho, ganado ka, di ba? Kasi alam mo yung direction, may direction. Ngayon, after 5 years from now, 10 years from now, anong direction ng bansa natin? Wala. Hindi natin alam. Kasi, ang mga nakaupo dyan sa gobyerno, halos karamihan, gusto mapuno ang pusa. Matapoy, patapos na yung term ko. Kailangan magsamatan ako, papapunod ko sa mga anak. Ganun ang sitwasyon. Brothers and sisters, bayan, ito yung pagkakataon na ang laban ng mga mahihirap na tao. Yan ang mission ko. Yan ang mission ni Manny Pacquiao. Bakit si Manny Pacquiao lumaban? Lumaban ako hindi para sa sarili ko, hindi para sa Panginoon at sa bayan. Amen! Amen! Amen. Ang mission ko, wala akong ibang intention dito. Ang magpapatunay dyan, yung sinasabi ko na totoo, kasi yung sarili kong pera, dugo at power sa mga pinag-inamahan, sabi na mibigay ko sa tao. Noon pa ako namigay ng mga libreng bahay, wala po kahit piso, hindi po ako naliningin. Nagpapagawa ko ng subdivision, binibigay ko libre. Can you imagine subdivision? Eh yung iba dyan, binibinta mahal-mahal. Ang ganda na sa mga binibinta mahal-mahal. Pero ang saya, ang yung nararamdaman ko, pinapagawa ko ng subdivision, ang ganda. Pinapagawa ko, tapos dinadala ko yung sa pamilya. Nang, pumili na kayo ng bahay. Pumili na kayo bahay dyan. Nangigisang, wala po kang pira, wala ka ng pira, pabayad yan, yung mahal-mahal. Wala tayong babayaran kahit piso, pumili na kayo kung anong-anong. Ang sanat ng feeling, natanong ako sa hirap, kaya pagkita yung kasama ko, nating lumako na naningiling tapos umiiyak na papasalamat. Hindi niya alam yung nangawin niya sa saya. Kasiyahan ko, hindi yung mapagay sa bato. Hindi yung pera na yan, hindi yung kasikata na yan. Yung kasikata na yan, hindi natin madadala sa bibingan yan. Ang kailangan na, ang madala lang natin, yung relasyon natin sa Panginoon kung ano yung nagawa natin dito sa Panginoon.